Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay may problema tungkol sa usapin ng pera? Napakatumal po ba ng inyo po negosyo? Kayo po ba isa sa mga nagnanais na maka-attract ng swerte? Dahil ngayon nga po ay bear, mas mainam na tayo po ay mag-attract ng swerte. Upang sa ganon ay tayo po ay maging masagana kasi ilang buwan pa po yan, di ba? Ngayon September, October, November, December. Apat na buwan na panay bear, mga bossing, para maging masagana ang ating bear at hanggang sa pagpasok ng 2022. Ito po ay napakasimple na aking tuturo at ngayon pong araw ngang ito ay unang Martes na makakatulong kasi pag po Martes at Biyernes, maging sa mga albularyo, psychic, at syempre sa mga gumagawa ng mga pampaswerte, yung mga araw na yan ay napakaswerte. Ngayon po mga bossing, kung naniniwala ka sa mga gatong mga pamamaraan, sabayan niyo po ako ng paggawa upang sa ganon maging masagana ang ating pong pamumuhay at tayo maka-attract ng kaswertihan. Pero syempre, lagi niyo po tatandaan, huwag nating iaasa ang buhay po natin sa pampaswerte. Kailangan po ito ay dagdagan ng sipag at syaga, pananalig sa mahal na Panginoon. Kung ang nais po ninyo ay swerte tungkol sa usapin ng pera. Pero kung tungkol sa swerte sa buhay pag-ibig, kayo po may magulong pamilya, laging may karamdaman, at lagi kayo may namalas, panalangin sa mahal na Panginoon. Kayo po ay magtapon ng mga kamalasan sa may silangan, manalangin na mula sa puso na mabago ang takbo nating pamumuhay. Kaya kung kayo po ay naniniwala sa mga itong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Mga bossing ko ay naniniwala sa mga pampaswerte. Marami po ako mga itinuturo sa inyo. Kayo po ba mga bossing ko ay naniniwala sa mga pampaswerte? Ako po ay napakarami itinuturo sa inyo mga bossing. Mamimili na lamang kayo kung anong gusto nyong pampaswerte. Kung pampaswerte tungkol sa usapin ng mga nagmula sa Chinese, yan nga po yung ating Buddha, ang ating mga waterfalls, ang ating mga lucky charms, iba't ibang klase ng mga mutya, anting-anting agimat, or kaya po yan po mga nagmula sa kalikasan, yan nga po yung buwan, araw, lupa, buhangin, tubig, at saka yung mga natural stone po natin. Nasa inyo po kung ano po ang nais po ninyo or kaya iba't ibang klase ng ritual. Masasabi ko lamang po sa inyo mga bossing, kailangan kung gagawa kayo ng mga pampaswerte, kailangan eh nasa mood po kayo. Huwag po kayong gagawa ng pampaswerte na napipilitan ka lamang or kaya parang trip-trip nyo lamang. Bahala na si Batman, wala pong ganun mga bossing, kaya kailangan may lubos kayong paniniwala para gumana ang inyong law of attraction. Ngayon po mga bossing, ano po ba itong aking sinishare na ito? Ito po mga bossing ay napakasimple laman. Kailangan lamang po natin mga bossing ko ng bigas. Ang bigas ay isa sa mga pinaniniwalaan kahit yung mga kanununuan pa po natin na ito po ay magdudulot sa inyo ng swerte. Diba? Halimbawa, yung kanununuan natin, halimbawa, bagong taon, diba? Matagal ng tradisyon po yan. Ganun din po yung halimbawa ay paglilipat ng bahay, ikakasal, or kaya po ay pagdating sa usapin ng negosyo, yung mga unang pasok sa negosyo, yan po mga bossing, yan po ay ang bigas ay hindi nawawala kasi kasaganahan po ang dulot nito, swerte po ang dulot po nito. Ngayon po ang gagawin lamang po natin mga bossing dito sa ating bigas, kailangan natin ng mga dahon ng laurel, ng mga durog, yung mga ganito, yung mga may pilas na. Ang gawin nyo lamang mga bossing, yan, dudurugin po natin, yan, ati po siyang gugutay-gutay yung ganyan. Yan. Pero ito po ay gagawin po natin sa may silangan mga bossing. At pagkatapos po nito, po mga bossing, may tumawag lamang po. Yan. Ngayon po mga bossing, gawin po natin itong mga durog na dahon ng laurel. Ilagay nyo lamang po siya dito. Yan, ganyan lamang po mga bossing. Pagtapos, mag-wish ka ng taimtim na sa pamamagitan nito. Kung may problema kayo pinagdadaanan sa inyong negosyo, sabihin nyo, lumakas ang aking negosyo. Halimbawa, pagdating sa usapin ng buhay pag-ibig, meron kayo problema sa buhay pag-ibig kasi pangkalahatan po siya, lalo na ang dahon ng laurel, tapos ang bigas naman ay kasaganahan. Ngayon po, mag-wish ka na nagmula sa inyong buong puso, matutupad po yan mga bossing. Ano't ano man po yung mga problema nyo pinagdadaanan, kaya yan ay ating pinagdadaanan dahil kaya nating malampasan. Pero kapag inano nyo sa isipan ninyo na hindi nyo kaya, asya, mahirapan po tayo dyan mga bossing. Kahit anong gawin yung pampaswerte at pumasok sa isipan nyo negatibo, ay maaaring manalo yung negatibo kasi sinasabi nila ang negative, yung ayan po yung mga tukso, mga hudyo,
mabilis po yan tumatalab sa ating isipan. Kaya kailangan kukontrahin po natin ito. Kaya kailangan din po natin mga pampaswerte kasi magkakaroon tayo ng lakas ng kalooban kapag meron tayo mga ganito, mga bossing. Kasi alam nyo, nakaisuswerte at hindi kayo mamalasin dahil meron kayo mga ganito. Yan po yung kagandahan kapag meron tayo mga pampaswerte. Pero syempre, nasa inyo po yan kung kayo po yung naniniwala or hindi. Kasi kailangan dito hindi ka napipilitan, naniniwala talaga kayo, nasa mood kayo kapag kayo gumawa ng pampaswerte. Kaya mas maina mga bossing ko, tandisin niyo po inyong kalooban. Kapag ibig ninyo, lumarga po kayo. Pero kung kayo may anilangan, asyay, huwag niyo po itong tatangkain gawin kahit anong klase ng mga pampaswerte at huwag ka rin po bumili ng mga pampaswerte dahil masayang lang ang pera po ninyo. Kaya kailangan yung gustong-gusto niyo po talaga mga bossing kasi dyan gagana po yan eh. Yung parang mahal na mahal mo yung pampaswerte niyan kasi ganun din po ako. Ako po mga bossing, kapag may mga, syempre tao lang din mo po tayo, halimbawa dumadaan din tayo sa biglang may pumasok sa isipan natin na negative. Tapos, ang ginagawa ko po, mas lalo akong nagsusumigasig. Lalo kong, halimbawa, bigla pumasok sa isipan ko, ano ba to? Ang tagal ng swerte. Ang gagawin ko po, gagawa ko ng langis, gagawa ko ng mga pampaswerte na ayon sa mga tinuturo ko po sa inyo, kagaya po nito, nihahaplos ko po yung ganyan. Kaya binabasa-basa ako ng tubig, haplos ko po sa mga pampaswerte, kinakausap ko po sila. Kasi lalo kong halimbawa may mga pagsubok na pinagdadaanan, lalo kong nagiging mas fighter, gawin natin motivation yung mga nagaganap sa atin, lalo tayo mas maging fighter. Lalo nating galingan o lalo nating sipagan, lalo nating patunayan na, kumbawa, dumating sa atin yung nagkaroon tayo ng alilangan sa lahat ng bagay. Lalo natin silang gawing maswerte. Kumbaga, patunayan natin na maswerte sila. Or kaya kung ano man po yung pagsubok niyong pinagdadaanan, lalo kayo mas maging fighter. Kasi wala magiging fighter kundi kayo lamang. Kung may mga pagsubok ang pinagdadaanan, walang ibang magbibuild sa inyong sarili kundi kayo lamang. Kaya kailangan po natin ng mga ganito or kaya mas kumapit ka sa mahal na Panginoon sa, tapos i-release yung mga pagsubok niyong pinagdadaanan kasi mientras nakimikim, dadami ang mga nasa kalooban ninyo, ayun, lalo kayo panghinaan ng loob na hindi naman makakatulong po sa inyo, lalo kayong panghihinaan, lalong dadami ang mga pagsubok ninyo. Kaya subukan niyo pong maglagay ng mga ganito, pero huwag kayong aasa na bigla kayo yayaman. Ito po isang kap lamang para tayo magtagumpay mga bossing, para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. May mga darating na pagsubok, may mga sumasala, hindi tayong tanggap lang na tanggap ng mga kamalasan mga bossing ha. Ngayon po mga bossing, kung kayo pinaniniwala dahil ngayon nga po yung unang araw ng pasok ng buwan nga po ng September, unang Martes ng pagpasok ng buwan ng September, subukan nyo po ito. Bigas at dahon ng laurel, mga durog na dahon ng laurel lamang. Yun lang po mga bossing, salamat po.